Hi guys, welcome to Richard Kabili YouTube channel. And today's video, ituturo ko sa inyo kung paano ba gumawa ng vlog na walang binabayaran or for free. So ayun guys, bago natin simulan, gawin nyo lang is click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong video. So ayun guys, simulan natin. Gawin nyo lang is punta kayo sa inyong Google Play Store. Then search nyo ang Vlogger. Okay. Kapag na-search na yung Vlogger, so lalabas na dyan yung application na Vlogger. So okay, dahil naka-install na to sa aking mobile phone, so kiklik ko na lang is open. So kapag di pa naka-install sa inyo, click nyo ang install para ma-install sa inyong mobile phone. So ayun guys, gawin nyo lang is punta tayo sa inyong Vlogger application. Okay, make sure lang na nakakunik kayo sa mobile data or wifi. So ayun guys, kailangan natin dito ng email address or Google na account. So ayun guys, dito merong sign in button, sign in with Google. So okay, kailangan nyo dito ng Google account. So sa mga wala pa dyan Google account, so ilalagay ko ang link sa baba para mapanood nyo kung paano gumawa ng Google account or email address gamit ang inyong mobile phone. So ayun guys, click nyo na itong sign in with Google. Okay. So pagka-click nyo sign in, so dito mamimili kayo ng inyong account na gagamitin. Kung meron kayong multiple account ng Google, so pili lang kayo ng inyong Google na gagamitin para ma-sign in kayo doon sa Vlogger.com. So okay, Vlogger na application. So ginamit ko itong email na ito. So ayun guys, sa nakalagay dito is welcome to Vlogger. So ayun guys, makaka-create na tayo ng vlog na walang tayong babayaran. So ayun guys, ito is free and safe din naman kasi matagal ko na itong gamit na Vlogger, itong Vlogger.com na ito. So okay, dito nakalagay is welcome to Vlogger. So okay, and click nyo itong create a vlog button. So dito step 1. So bali step 3 to, tatlong step. So dito sa step 1, so vlog name muna ang ating gagawin. So isip kayo ng vlog name. So ayun guys, magsasample lang ako dito para sa tutorial na ito. So ayun, sample tayo ng vlog name. So sample is Richard Vlog. Okay? So after nyo maka-create ng vlog name, so click nyo yung next button. So dito naman sa step 2, yung choose a URL for your blog. So ayun guys, itong URL, ito yung makikita nyo sa mga search bar, yung mga link na binibigay ng mga blogger sa mga social media. So ito sa site na ito is laging sa dulo is blogspot.com kasi free lang to guys. blogspot.com. So kapag ka gusto nyo ng wala yung blogspot at .com lang para professional tingnan, so ayun guys, magre-rent kayo ng mga sa mga gaya ng sa mga godaddy.com or Namecheap na yan. So ayun guys, dito free lang kaya may blogspot.com, at least meron, makakagawa tayo ng sariling website for free. So ayun guys, dito create tayo ng URL natin. So blog URL, so create kayo, halimbawa Richard, sample lang to guys, Richard Vlog. So okay, dito chine-check niya kung available ba ang Richard Vlog blogs.blogspot.com. so ibig sabihin kapag ka red, so hindi siya available. So dugsungan pa natin ng isa pang pangalan. So okay, para maging available siya, Blogspot. So okay, Richard Blogspot. So
So hindi pa rin. So dagdagan natin ang number. So ayun guys, available na ang inyong website URL. So ayun guys, nalagay dyan sa baba is blog URL is available. So dahil sample lang to guys, so ang tips ko, mag-isip kayo ng mga yung searchable na URL. So para ang inyong site is searchable. So ayun guys, kapag sinerch sila sa Google, so yung site nyo ang isa sa lalabas. So mas maganda na yung inyong URL searchable. So yun lang ang tips ko sa about sa URL ng website. So okay, after that after na nakagawa kayo ng URL, so click nyo itong next button again. Dito naman tayo sa step 3. So ayun guys, dito is choose your display name. So ayun guys, bali naglabas yung aking name dito, yung pinakang name ng aking Google. So okay, yan na rin ang gagamitin ko. So dahil ano naman to, yung sample lang, so isip kayo ng display name nyo na lalagay sa inyong site. So ito yung how do you want your name display to reader of your blog. So ito yung lalabas sa ibabaw kapag binabasa yung inyong blog. So bali papakita ko sa inyo yung inyong site after this. So okay, after that, so click nyo itong send button. So okay, creating Richard blog. So okay, nagkikreate na tayo ng blog. Then ayun guys, ready to create na tayo ng post sa ating blog. So kapag nandito na kayo sa portion na to, so pwede na kayo mag-create ng blog. So sundan nyo lang ako, tuturo ko sa inyo kung paano mag-create ng post. So sasample tayo ng isang post para makita nyo kung paano mag-create ng blog. Then titingnan natin yung pinakang site na ating ginawa. So okay, gawin nyo lang dito kapag nandito na kayo. So click nyo itong pencil icon na nandito sa kanang babang bahagi. So para makakreate kayo ng post. So okay, dahil wala pa kayong post, so create lang tayo. Title, hingi siya ng title. Halimbawa, Richard create blog. So okay, so ayun guys, yun yung title natin. Then start creating your post. Okay, click nyo lang start creating your post. Dito pwede kayong mag-insert ng image. So dito sa baba pwede kayong mag-shot ng image. Click nyo lang yung camera icon, or dito pili kayo ng image na gusto nyo. So sample tayo guys ng isa. So halimbawa, ito yung aking image. So okay, nakapag-create tayong image. Then type tayo ng isa. So dali lang dito guys mag-type. So halimbawa, Richard blog tutorial. So okay, so halimbawa lang yan guys. So okay, create kayo ng kung anong tungkol doon sa inyong blog. So sample lang to guys, kaya ganito ang ating sinusulat. So pinapakita ko lang sa inyo kung paano mag-create ng post sa inyong blog. So okay, okay, tips ko dito sa pag-create ng blog. So create kayo ng 300 words pataas para mas searchable ang inyong blog na gagawin or website. So okay, 300 plus words. So okay, after this guys, naka-create na halimbawa kayo ng 300 plus word. So kapag katapos na yan, so ayun, gawin nyo lang kapag naka-create na, click nyo itong check na nandito sa kanang taas na bahagi. So click nyo itong check. Okay, kapag na-check na yan, so ibig sabihin nakapag-create na kayo ng post. Then yung title, so okay, dito merong pwede nyo lagyan ng label. Halimbawa, yung label na yan, ito yung parang kumbaga sa YouTube yung mga playlist, pinagsasama-sama niya yung mga post nyo na same or pare-parehas. Halimbawa, about sa YouTube. So okay, halimbawa lang to guys, about sa YouTube. So okay, ito yung mga tags na gagawin nyo. So okay, ay naka-create na tayo ng post. And kapag tapos na to guys, okay, para maging public
or makita na sa website ang inyong post, gawin nyo lang is click nyo itong arrow na pakanan na nandito sa kanang taas na bahagi. So, okay, click nyo lang siya para ma-public or ma-publish ang inyong post. Okay, so, okay, pagka-click nyo dyan, may magpa-pop up dyan na publish post. So, okay, click nyo lang itong publish para maging live na ang inyong website. So, okay, publishing na siya, guys. So, ayun, guys. Nakalagay na siya sa publish. So, okay, ang gawin nyo lang natin para makita natin yung site na to. So, ayun. Okay, click nyo lang siya. Kung gusto nyo pang i-edit yung inyong baguhin, yung inyong post. So, okay. Nakakreate na tayo ng post. Then, gawin natin para makita natin yung pinakang vlog natin is punta tayo sa Chrome. Okay. Dito na tayo sa Chrome. Okay. Kapag nandito kayo sa Chrome, so, ang gawin nyo is search nyo yung inyong blog na website na ginawa, halimbawa www.richardblogspot34. So okay, blogspot.com. So okay, ayun guys, ito yung site na inyong or URL na ginawa nyo kanina. Titingnan natin kung masesearch ba siya dito sa Google na ating gagamitin. So okay, search na natin. So ayun guys, lumabas na dito yung inyong post. Ito na guys, mayroon na tayong sariling website. So, ayun, ito yung pangalan ng website natin is yung Richard Vlog. So, tinuro ko ito yung kanina and ito yung pinakang post natin. Yung post niya, ito yung title, Richard Create a Vlog. Then, ito yung image. Then, ito yung pinakang laman ng post natin. So, okay. So, ang gawin nyo is para makita nyo yung pinakang post. So, meron ditong red more button dito sa may baba. Gawin nyo lang, click nyo lang siya. So, okay. So, and guys, nakita na ninyo ang inyong blog post. So, okay. Successful na tayo na nakapag-create ng blog or website natin gamit ang ating mobile phone. So, and guys, may mga katanungan dyan, mag-comment lang kayo below. And kapag nagustuhan nyo itong video na to, i-like nyo na rin. Then, kapag hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. I-click nyo lang ang subscribe button at ang bell para ma-notify kayo kapag may mga bago akong video. So, yun lang guys. And, sana may natutunan kayo sa pag-create ng vlog for free. So, okay. Thank you for watching.